pagpaghayag ngayon ng Department of Interior and Local Government, nakalabas ng bansa si dating Police Colonel Ruina Garma. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, naharang si Garma at ang anak nito sa San Francisco Airport sa Amerika. Ang dahilan, canceled ang US visa nito. She took PR 104 last Sunday here, PR 104. She arrived in the US in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. Hindi malinaw kung paano nakalipad papuntang Amerika si Garma kahit kanselado na ang kanyang US visa. Apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbakasakali yata siya na pumunta ro. Dumating siya sa Amerika. Ang USINS ang nag-flag sa kanya. Detained sila and they're in the process of being sent home here. Inaayos na ng Bureau of Immigration ang pagpapabalik sa kanila sa bansa. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, oras na makabalik ng bansa si Garma, aalukin nila itong maging state witness. We intend to offer her witness protection for that matter. At least for the matters that the Quadcom is seeking from her. And of course, there are other things that we are conducting. Ang purpose naman ng case build-up is to make sure that those cases that we file are strong cases. She may be part of it in one way or the other. There's no case against her. She can. But we will offer her protection. Magugunitang si Garma ang nagbunyag sa House Quad Committee sa umano'y pagbibigay ng pabuya sa mga pulis noong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nakatakda dapat na hearing ng Quadcom bukas, pero ipinagpaliban muna ito dahil may kinukumpirma pa sa mga testimonya ng ilang testigo. Pero nagsabi kagabi ang dating presidential spokesperson ni Duterte na dadalo sa pagdinig bukas ang dating Pangulo. At nang malamang kanselado ito, sabi ni Panelo ngayong araw, tutungo pa rin daw si Duterte sa Kamara bukas upang komprontahin ang Quadcom sa pagpapaliban ng pagdinig nang hindi raw sila inaabisuhan. Gusto raw ng dating Pangulo na mag-schedule ang mga mambabatas ng 10 araw na marathon hearing. Pero sabi ng Quadcom, wala naman daw kumpirmasyon silang natatanggap na dadalo dapat sa pagdinig bukas si Duterte. Ang mga nauna raw nilang impitasyon, inisnab naman daw lahat ni Duterte. We're supposed to have a November 13 hearing, but we decided to cancel it yesterday. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga, kuya? Hindi rin daw totoong wala silang abiso sa kampo ni Duterte dahil nagpadala daw ang Quadcom ng sulat sa kanya na postponed ang hearing bukas. Kagabi rin daw, nag-message ang isang tauhan ni Duterte sa Quadcom para sabihin na tanggap nila ang abiso at gusto raw ni Duterte makumpirma kung totoong kanselado ang pagdinig. Sa social media lang daw nalaman ng mga kongresista na balak ni Duterte na humarap sa Quadcom bukas. Bakit sa social media namin kukunin yung confirmation, di ba? I mean, kami naman, sumusulat naman kami officially. Hindi namin inaanon sa social media na, iniimbitahan namin si dating Pangulo. Sa tingin ko, sinadya yun. Kasi, Sunday pala pinag-uusapan na to eh. Kaya nga, yun yung, ano nila, yung style, di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation. Ayon sa Quadcom, hindi nila pwedeng ituloy ang pagdinig bukas para lang kay dating Pangulong Duterte dahil hindi lang daw ito ang imbitadong magsalita. Isa pa, may 3-day rule ang Kamara kung saan kailangang abisuhan ang lahat ng dadalo sa isang pagdinig 3 araw bago ito idaos. Para sa